guys! Welcome back to another video! Ayan! Andito na naman ako sa inyong harapan again. So, this makeup look, hindi ko alam kung makeup look ba ito, pero parang wala naman ang nangyaring kababalaghan sa mukha ko. Pero, yun nga, I am doing my makeup while discussing about quarter life crisis. So, if you're interested with that topic and also gusto nyong malaman ang aking thoughts about quarter life crisis, please keep on watching. Ngayon, sorry guys, every now and then parang uubo ako kasi may sakit ang ate ninyo ngayon. Pero that will not stop us from filming, so eto tayo ngayon. Ayan. Okay, and while I am doing my makeup kasi we will be talking about quarter life crisis. Okay. Maglalagay lang ako ng moisturizer kasi hindi pa ako nagmo-moisturize ng aking face. So guys, ayun. Talking about quarter life crisis. Hayaan niyo lang akong maglalagay ng kung ano-ano sa aking face ha while nagsasalita. Okay. So, what is, ano nga ba yung quarter life crisis, guys? So, quarter life crisis, actually sister siya ng midlife crisis. Ganon. So, yung nangyayari sa isang tao during his or her 20th to 30th year. Yun yung anxiety na nafe-feel nung tao at that age over yung quality of life niya during that moment or sa mga susunod na taon while taking into consideration yung mga nafe-feel niya or yung success niya at that moment. So, and also, yung anxiety niya over direction ng life niya, like kung saan patungo yung buhay niya, diba? And that's so mentally draining, guys, as in nakaka-drain yon mentally and minsan physically because you tend to do everything para, alam yon, mahanap yung sarili mo or mahanap yung kasagutan sa mga tanong mo during that time. I experienced that also when I was 27 years old. So, yun yung isa sa mga nakapag-change ng aking life, ng aking perspective, ng aking pananaw sa buhay, sa ibang tao. Mas naintindihan ko yung sarili ko during that process. Okay, so yung mga kinukonsider ng tao at the age of 20 or 18 to 30, yung mga kinukonsider niya is yung career, love life, friends, family relationship, even her own self. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Ano ba talaga ang gusto mong marating? Those are the questions na magpa-pop out sa'yo every now and then. So, ikaw, as a person na naghahanap ng sagot sa mga tanong na yon, eh, nakakapagod yun. And as in, nakaka-drain mentally and physically. Ayun. So, yun, nakapaglagay na ako ng moisturizer. So, maglalagay na tayo ng sunblock. Ayan. So, okay. What triggers quarter life crisis? Okay. So, the main answer to that question is when you compare yourself to other people. When you compare yourself to other people, mas na-trigger yung quarter life crisis. Especially kasi sa age bracket na yon, we see life sa competition kasi. So, ang natural way ng pagre-react ng iyong self dyan, eh, you know, you tend to see kung ano na yung narating ng ibang tao. And because of that, you compare na bakit ganon, bakit siya, sorry sa tricycle, bakit ganon, bakit siya doktor na, ako, ganito pa rin ako, bakit sila, they have their own family and yet ako single pa rin, ganun kalaki ang kinikita ko sa kinikita nila. So, ang reaction mo is mafe-feel sad ka sa iyong sarili because you feel that your effort was not enough, you are not enough, you feel na
alam mo yun, yung parang hahanapin mo ngayon kung saan ka nagkamali. And you ask unnecessary questions sa sarili mo. So, what are the signs na you are experiencing quarter life crisis? So, first is when you ask yourself, like every single day, or kahit hindi every single day, pero mas marami yung time na ina-ask mo yung sarili mo if hanggang dyan ka na lang ba talaga, or is this how I am supposed to live? Yung mga questions na magpa-pop up sa'yo, hindi ka na masaya pag gumigising ka, like, saan naman patungo ang araw na ito. So, yun yung isa sa mga signs or red flag. Pero, once in a while, syempre, maa-ask mo din naman yun sa sarili mo, diba? But that's a healthy question if once in a while mo lang siya ina-ask. Pero if every other day, tinatanong mo ang sarili mo and you feel empty, you feel lonely, you feel sad when you're alone, then that's a big problem. I mean, you should really check on yourself. Kasi there are people na nakaka-experience ng quarter life crisis, pero hindi nila alam na yun yung na-experience nila. There are others naman who are very mindful of themselves. So, alam nila yung na-experience nila na, ay, nasa crisis ako, or right after, or hindi naman right after, malalaman mo na nasa crisis ka. Pero after a long time na palaging ganun at ganun na lang, so ma-recognize mo and ma-acknowledge mo na, ay, parang iba na to. Parang I'm experiencing something. So from that, pwede kang mag-get up and pwede kang mag-plan on what to do kung paano mo siya ma-pre-prevent. Or let's say, hindi ma-pre-prevent kasi most of the time, hindi naman siya na-pre-prevent, guys. Dumarating lang siya ng kusa and it's a normal thing. Gusto ko na maintindihan niyo yan na it's not a bad thing na ma-experience mo yung quarter life crisis because it's very, very normal. What's not normal is ma-stuck ka doon, diba? So, kailangan labanan mo yon for you to stay away in that situation. So, ayun, naglalagay na ako ng BB cream lang to by I White Korea. So, yung BB Holy. So, yun yung gusto kong i-remind sa inyo na hindi yan nakakahiya. Hindi siya dapat kinakahiya. So, if you have a friend you can talk to, and you might as well want to open up sa kanya para lang may mapag-releasean ka lang, diba? Nung nararamdaman mo. Because it's really hard na itago yung mga nararamdaman, especially if ganyan kabigat. Ah, my God. It's mentally draining mag-deal with sa ganyang problem alone. So, if you have a friend, you talk to her about it. Ganon. Oh, ayun, guys. Tapos na akong mag-foundation. Pero, i-set lang natin ng onting-onte para maganda yung lapat ng blush on. Oh, yun naman yung aking na-experience. More on friends, family, of course, family relationship, and then yung faith ko, yon medyo naalog ng konti, pero I get back and I am here with a vengeance. Shut up. So yon, we'll talk about now kung paanong ma-prevent or kung paano natin i-deal yung quarter life crisis. Kasi most of the time, hindi talaga siya na-pre-prevent. Especially right now in the age of social media na sobrang daming nating nakikita, diba? As in, almost everyone is open sa kanilang life. And it's human nature, guys. Human nature yan na maka-feel ka ng konting inggit because you're human. But it's up to you on how you manage it kasi. Maybe you could turn that envy into something good, like you work hard so that you can have it also. Or, mainggit ka lang ng mainggit and maging bitter all your life. So, yun yung mga tendency. Okay. So, first and foremost, okay, first na gagawin natin to manage yung ating nararamdaman is
we really have to stop comparing ourselves to other people. Yun lang yun, guys. As in, actually, ang laman ng content na ito is yun lang. To stop comparing yourself to others. But that is easier said than done. So, to prepare my lips, maglalagay lang ako ng chapstick. Ayun. Alam niyo ba itong chapstick? Parang hindi siya effective sa akin. Kasi parang mas nagda-dry yung lips ko. Later, i-wipe off lang natin. Pero inuubos ko lang siya kasi para makabili naman na tayo ng bago. Lucas Papaw, I also use that and it's nice. So, yun nga guys. How to stop comparing yourself to others na dapat ninyong gawin is to define your own success. Kasi it might be na yung success ng ibang tao is not your definition of success. Pero dahil nga nakikita mo na masaya sila sa ginagawa nila and ikaw hindi ka masaya sa ginagawa mo, you think na baka yun din ang makakapagpasaya sa'yo. Pero in truth and in fact, hindi. So you should define your own success. Ano ba ang success for you? Example, lahat ng batchmates ko nasa abroad na. Feeling ko nung mga times na yun, nagkaka-crisis ako sa buhay, na pag-iisip-isip ko na parang gusto ko din mag-abroad. So, sige, pagpatuloy ko na lang yung nursing career ko. I weigh the pros and the cons, everything. Kasama yun sa mga tinatanong ko sa sarili ko every night. Diba? Na parang, ano ba, mag-a-abroad na ba ako o hindi? Mag-a-apply ba ako o hindi? Pero, alam yun, as time goes by, na-realize ko na hindi talaga yun yung passion ko. It's not me. It's not what I want. And I go back to that time during 2013 yun na, alam mo yun, mag-a-abroad na ako. Visa na lang ang kulang, guys. Visa. And I enrolled in law school. Tapos, pinapili ako ng mother ko nun. Sabi niya sa akin, okay, ganito. Maghanap ka ng work, pag nakahanap ka ng trabaho at may pangtustos ka sa pag-aaral mo sa law school, then okay, fine, huwag ka nang mag-abroad. Yun yung deal namin. Papaaralin ko ang sarili ko, gagastusan ko ang sarili ko. Ibig sabihin, hindi ako hihingi sa kanila kahit isang sentimo. So that was 2013. Tamang-tama, that's the end of first sem. So, tamang-tama, on October 2013, na-hire ako sa isang corporation. So, parang, wow, the universe conspired na, alam mo yun, na I stay here. Kasi alam ng puso ko na gusto ko dito, ayoko mag-abroad. That's not my success. Bakit ayaw ko sa abroad? It's because, hindi yun yung gusto ko. So, bakit ngayon gusto mo na? Just because nakikita mo yung iba na, alam mo yun, masaya sila sa abroad. So, baka maging masaya din ako doon. So, yun yung isa sa battle na endure ko talaga. Ngayon, pag nagpo-post sila, kung saan-saan yung mga friends ko, kung saan-saan sila pumupunta, I feel so happy for them. Pero hindi ako naiinggit. Hindi na ako nag-extend pa doon sa nadidepress ako na parang, huh, bakit? Parang ganun. Wala na akong ganun sa buhay. Kasi kung alam mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo best, so, you work on that. Diba? Without, you know, comparing yourself na, ay, bakit sila masaya? Bakit ako hindi? So, yun. Maglalagay na muna ako ng blush, guys. Yung iba mong batchmate, ano na? Anong tawag doon? Doktor na. Or, yung iba mong batchmate, may business na and it's growing, ganun. Tapos ikaw, nandito ka na nga sa Pilipinas, mababa pa yung sahod mo. I mean, madidepress ka naman talaga. Parang ang pula. Sandali. Kasi parang ang pula, guys. Wait lang. Ayan, medyo nabawasan. Parang pula-pula kanina. My God. Wait lang. So, ayun. Ayan, okay na. So, you try to compare yourself, bakit ganun? Bakit sila doktor na? Bakit ako nandito pa rin ako? Diba? Nag-round pa rin ako ng cotton balls, mga ganun-ganun. Oh,
Pero behind that, you should also ask yourself, ako ba gusto kong maging doktor? Diba? Ako ba gusto kong maging doktor? Kasi kung ang sagot sa tanong na yon, ikaw hindi mo gustong maging doktor, huwag mo nang i-compare yung sarili mo sa doktor na yon, because really, kahit maabot mo at kahit maging doktor ka, you will never be happy. Believe me. If the answer is yes, then you should do something about it. Yan lang naman yon, for you to stop comparing yourself to other people. So, maglalagay na ako ng powder. Isiset natin ang ating foundation. And as you can see, malapit nang maubos. Yay! Makabili na tayo ng bago. Pero iba naman. Ibang powder naman sa susunod. So, if you define your own success, alam mo, mas makikilala mo yung sarili mo and mas malalaman mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Usually guys, on a normal day, ginagawa ko lang to like 10 to 15 minutes. Ngayon, medyo matagal kasi syempre, may mga chika pa tayo, so kailangan maka-coat up yung makeup sa chika. Tapos na tayo mag-powder. So, saan na ba ako? Ayun. You define your own success kasi that's one way to stop you or preventing you from comparing yourself to others. Okay, now let's do our kilay. You really need to define your success kasi para alam mo kung saan ka magsa-start. Kung ano ba talaga makakapagpasaya sa'yo, alam mo dapat sa sarili mo yun eh. You owe it to yourself na pasayahin siya, guys. Oh, hindi mo yan inaasa dapat sa ibang tao. Wait lang, guys. Magkikilay muna ako, then babalikan ko kayo sandali. So, tapos na yung kilay ko, guys. As you can see, hindi naman yung plakadong-plakado. Ayoko ng kilay na plakadong-plakado. Tama lang na define siya ng onte. Onting-onte. So, yon. So, and next, after defining your own success, please know na, you know, quarter life crisis is a normal thing. Ikaw as a person, chill-chill ka lang. If may quarter life crisis ka, kasi parang everyone was feeling that way, it's just that magkakaiba lang tayo ng coping mechanism. So merong iba na open about it, meron namang iba na they prefer na sila lang yung nakakaalam and they deal with it alone. But if you have a friend, sabi ko nga kanina, kung may friend kayo na pwede niyong makausap, then go to that friend and there's nothing more comforting than knowing na you have someone to talk to. So, ayan. Yan ang ating makeup look for today. Very simple. Parang gusto kong mag-eyeliner pero wag na lang kasi simple lang yung outfit natin. So, mag-face. Ay, hindi pa pala ako nag-lipstick. Sorry. So, ayan. I am using this Maybelline, ano to? Maybelline Super Stay Ink Crayon. Ayan, in the shade 20. Ayan. So, papatuyuin lang natin yung face mist and then I'll be back. Ayusin ko lang yung aking hair. Hi guys! Yes, I am back and eto na yung aking look. Sorry if mukha pa rin parang walang makeup. Pero ganito lang talaga ako mag-ayos, as in, mukhang naka-blush on lang at lipstick, pero nakita niyo naman yung ginawa natin kanina. Parang ang dami-dami kong ginawa sa mukha ko, pero parang wala pa rin pagbabago. Basa pa yung aking hair, pero I usually go out na basa yung hair ko kasi natutuyo rin naman siya on the way. So to recap everything I said kanina, baka kasi naguluhan kayo sa pag-makeup ko while nagsasalita. Ayun. So, quarter life crisis, usually, diba, nag-occur siya. Because we tend to compare ourselves with others. So, in order to prevent that or to deal with that, kailangan natin to stop doing it. And how to stop doing it? Define our own success. Kasi it might be na that thing na feeling mo magiging happy ka is not really what you wanted. Diba? Na pag naabot mo yun, it's not your passion, it's not what you wanted to do. So, in the end, instead na nakabangon ka na doon sa iyong life crisis, mababaon ka na naman ulit sa another midlife crisis. You should have a vent out body. And yung
mapagsasabihan mo talaga kasi it's really hard na mag-undergo sa crisis na yan and you are all alone. Please know na this is a normal thing. You can open up. I hope na nakatulong ako, napagaan ko ang loob nyo, and hope na you enjoy this video. And until my next video, guys, see ya! Bye!